Okay. So continuation lang tayo nung pagsosolve ng application ng long-term construction contracts. So kanina, ang sinosolve natin, gross profit loss each year. So ito na yung solution sa gross profit or loss each year. Okay. Nung 2019, meron tayong 150,000. Nung 2020, meron tayong 750,000. At nung 2021, meron tayong 100,000. Satisfied na yung requirement number one, which is the gross profit or loss each year. Ngayon, ang isusunod natin, construction revenue for each year and journal entries for 2019, 2020, and 2021. Ngayon, bago tayo mag-proceed dyan sa number 2 and number 3, sinum up na muna natin yung mga kailangan nating detalye. Ito na yon. Yan. Yan yung mga figures na ire-reflect natin sa journal entries. At syempre, kukumputin pa natin yung construction revenue each year. So, paano makukumpute yun? Okay. Ito na yung mga data na kailangan natin sa pagkukumpute ng construction revenue and later sa journal entries. Sa pagkukumpute ng construction revenue, so, nakumpute na kasi natin yung gross profit. And gross profit is equal to revenue minus cost. So, meron na tayong gross profit, meron na rin tayong cost each year. So, kapag kinonsider natin itong dalawang to, itong cost incurred each year at yung gross profit, makocompute na natin yung construction revenue. So, isolve natin yung year 2019. Construction revenue. Okay, talaga, ayusin ko lang. Yan. Okay. For the year 2019, we have the construction revenue. We have the construction cost. And we have the gross profit. Noong 2019, naka-earn tayo ng gross profit 150,000. Ngayon, meron tayong construction cost, which is the cost incurred each year na 1.35 million pesos. Ngayon, nawawala ang revenue. Revenue minus cost is equals to gross profit. Therefore, pag binwork back natin yan, makukompute na natin ang construction revenue, which is 1.5 million pesos. So, ganon yung pagkukompute ng construction revenue. Okay, for year 2020 naman, so gawin lang natin yung ginawa natin ng katulad ng sa computation natin ng 2019. Ilagay natin yung gross profit ng 2020, which is 750,000. Cost incurred each year, which is 2.25 million ng 2020. Therefore, working back, we have the 750 as gross profit. Tapos may cost pa tayo na 2.25 million. Ang revenue natin ay 3 million. 2021, same. Lagay si gross profit. Gross profit ng 2021 ay 100,000. Cost incurred each year noong 2021 ay 400,000. Revenue na lang ang nawawala. Revenue minus cost is gross profit. Therefore, revenue is 500,000. Work back. 500,000 minus 400,000 is equals to 100. Ngayon, to check kung tama ang kinompute natin, lagyan natin ng total sa dulo. Okay. Total natin lahat ng revenue, total natin lahat ng construction cost, and total natin lahat ng gross profit. Total revenue, 1.5 million plus 3 million plus 500,000 is 5 million. 1.35 million plus 2.25 million plus 400,000, 4 million.
5 million minus 4 million ay 1 million. And kung napansin nyo, 5 million, ito yung kanina na contract price. Okay, na-compute na natin yung construction revenue each year, which is gagamitin natin yan sa paggagawa ng journal entries. Okay, so in-update na natin yung mga details na gagamitin natin sa paggawa ng journal entries. So meron na tayo dito ang construction revenue, 1.5 million, 3 million, tsaka 500,000. Bago tayo mag-proceed sa pagre-record ng journal entries, alamin muna natin yung mga transactions na nagaganap sa isang long-term construction contracts. At ito yon. Generally, ito yung mga nangyayari na transactions sa isang construction contract. Una, yung contract signing. Siyempre, pagkatapos ng kapag okay na sa kontrata, nagawa na yung okay na sa agreement, magsisimula na ang project at mag-i-incur ngayon si construction company ng mga tinatawag na construction cost incurred. Pag nagsimula na yung project or kapag nagsimula na yung construction ng building or asset. Okay. Siyempre, nagkaka-progress na yung construction, unti-unti nang nabubuo yung isang asset, magsisimula na ngayong maningil yung construction company, which is ito na yung progress billings. Maniningil na siya ngayon sa mga sa kanyang kliyente. Okay. At kapag nakapaningil na siya, yung kanyang mga kliyente magbabayad na ngayon sa kanya, which is yung progress payments. Naningil ka ng construction, naningil ka for the project, ngayon nagbayad na yung customer mo, which is yung progress payments. At pagdating naman ng end of accounting period, magre-recognize ka na ng revenue, cost, and gross profit. So pagdating ng end of accounting period, i-recognize mo na itong tatlong to. Gross profit recognition. At syempre, pagtapos na yung project, tatanggalin na natin yung inventory, which is elimination of inventory. Yun yung mga transactions na normally na nangyayari sa isang construction company. Contract signing, construction cost incurred kapag nagsimula na yung paggawa ng project, at progress billings, maniningil ka na sa mga kliyente, progress payments kapag nakakolekta ka na sa mga kliyente mo or nagbayad na yung mga client, at pag end of accounting period, revenue recognition, at pagtapos na yung project, tatanggalin na natin yung asset or tatanggalin na natin yung inventory. Okay, so start na tayo mag-record ng journal entries for the year 2019. Number 1. Ano ba itong number 1 na to? Contract signing. Okay. Contract signing. Contract signing, no journal entry required. Number 2. Construction cost incurred. Okay. To record the construction cost incurred, which is 1.35 million noong 2019, i-debit natin yung account na construction in progress. Kasi ongoing na yung pagko-construct ng asset. Kaya sa construction in progress siya, ilalagay muna. 1.35 million. Credit, cash, or accounts payable, or any appropriate account. 1.35 million pesos. Okay, tapos na ang number 1, tapos na ang number 2. Number 3, ano yung number 3? Progress billings. Okay. Progress billing, 400,000. Naniningil tayo sa ating kliyente.
pag naniningil tayo sa kliyente, progress billings, kapag binilled na natin yung kliyente natin, debit accounts receivable. 400,000. Ano ang credit? Contract billings. Or minsan, ang credit dyan, progress billings. Pwede rin naman yon. Contract billings and progress billings, parehas lang yon. To record progress billings, debit accounts receivable, credit contract billings. 400,000. Next, progress payments. Okay, nagbayad na ang customer or ang kliyente. Progress payments. Debit, nagbayad sila, cash. Nakakolekta tayo. 275,000. Credit accounts receivable. 275,000. Number 5. Revenue, cost, and gross profit recognition na tayo. Okay. Next, number 5. Revenue, cost, and gross profit recognition. Okay. Dumating na tayo sa end of accounting period. So, kailangan na nating mag-recognize ng revenue and gross profit. Paano siya nire-record? Okay. Ide-debit natin yung construction in progress account. Ngayon, anong figure? Ang figure na ilalagay natin dyan ay yung gross profit, which is 150,000. Tapos, ide-debit natin yung construction cost, which is yung cost incurred noong 2019, 1.35 million. Debit the 150,000 to construction in progress, yung gross profit, debit the construction cost of 1.35 million, credit construction revenue, revenues. Ang figure ng construction revenue ay 1.5 million pesos. Construction revenue, 1.5 million pesos credit, debit the construction in progress account, 150,000 for the gross profit, construction cost is 1.35 million pesos. Okay. Number 6, elimination of inventory. So, yung transaction number 6, elimination of inventory, since na hindi pa tapos yung project, not applicable pa siya for the year 2019. Journal entries for year 2020. Sa pag-prepare ng journal entries ng 2020, iisipin pa rin natin yung 6 na transaction na na-discuss kanina. Number 1, contract signing. Not applicable na siya sa 2020. Number 2, construction cost incurred. Noong 2020, we have construction cost incurred each year, 2.25 million. Debit, construction in progress, 2.25 million. Credit, cash or accounts payable or any other appropriate account, 2.25 million. Next transaction, progress billings. Progress billing noong 2020, 2 million. Debit, accounts receivable, credit contract billings,
Okay. Next, progress payments, we have debit cash, credit accounts receivable, 2.1 million pesos. Okay, dumating na ulit ang year-end accounting period ng 2020. So, kailangan na mag-recognize ng revenue. Entry, debit the construction in progress for the gross profit amount, 750,000. Debit construction cost for the cost incurred each year, 2.25 million. And credit construction revenue, 3 million pesos. Okay. Yung pang-anim, elimination of inventory or completion ng project. Number 6 is still not applicable. Hindi pa tapos ang project. Okay. So, journal entries for the year 2021. So, ganun pa din. We have the cost incurred. We have the progress billing, progress payments, revenue recognition, debit the construction in progress account for the gross profit, 100,000 for year 2021, a gross profit. Debit construction cost for the cost incurred for the year 2021, 400,000. And credit construction revenue, 500,000, 500,000 noong 2021. Then yung panghuli, yung elimination of inventory. Since tapos na yung construction ng asset, i-turn over na natin sa ating client. So, kapag na-turn over na natin yan, kailangan na nating tanggalin ang, or kapag natapos na ang project, at ito turn over na sa customer, kailangan na nating tanggalin ang construction in progress account. Kasi tapos na yung project eh. And, i-eliminate na natin yung contract billings account. Kasi wala nang billings na mangyayari and tapos na rin yung project. So, ang naging entry for the elimination of inventory, debit, contract billings, 5 million, credit, the construction in progress account, 5 million. Ang 5 million pesos is same yan nung contract price. So, paano nakuha yung 5 million sa construction in project? Kapag pinost natin ang lahat ng journal entries affecting construction in progress sa ledger from 2019 up to 2021, makukuha natin is 5 million pesos. Equal siya ng contract price. And same with contract billings, kapag pinost natin ang lahat ng journal entries sa contract billings account, ang makukuha natin ay 5 million pesos. So, tanggal na yung contract billings and eliminated na rin yung construction in progress account. At kapag pinost natin ang lahat ng journal entries from 2019 to 2021, kasama itong elimination of inventory, the construction in progress account would be 0. And contract billings would be 0 din.